Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Kalinga Puya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video po mula po sa upload po ni Pastor E.R. Villagomez kung saan nagkaroon sin ng Bible study itong sila Kalinga Prabata ang buong campus kung saan itinanong ni ang tinapag dito ni Pastor ay kung ano ang pinagpasalamat po nila sa Panginoon ngayong pagpasok ng 2024 sa kanilang mga buhay guys. So at bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Mega love shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kepal Santos Matubang. Ate Enda Vlogs, Kalinga Prabs, ang po na kanyang mga kasamahan. At syempre, mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Ganun din po sa sumusuporta po kay Kalingap Edu. Ang Kalingap Edu Global Supporter, headed by Ma'am Jo Igorotak, no? At sa lahat ng members po ng Kalingap Edu Global Supporters, mega love shoutout sa inyo. Ganun din po sa lahat po ng bumubuo ng EDSI Global Supporter, no? Headed by Ma'am Julie, and siyempre mega love shoutout at sa lahat ng members ito. And shoutout din po kay Tita Melba of Germany, no? Mega love shoutout po kay Kuya Lito ng G Group, mega love shoutout po, no? At siyempre Kalinga Marie Pineda, no? Emerita Sario, Sheila Divina Beno, Marcel Cantero, no? Shirley Kinya, Tita Mercy Fernando, no, Ma'am Rachel Takahashi, no. At sa lahat po ng individual na sumusuporta sa kay Kalingap Edu, mega love shoutout po sa inyong lahat at sa mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo, naroon, naway lagi po tayong gabayan ng ating poong may kapal. So, guys, simulan na natin ang ating reaction video. Salamat. Ano ba? Siguro, ano? Una yung sa sasakyan una. Sasakyan! Thank you! Dahil yan siyempre sa araw, sa Kalinga Kalarab, Kuya Balya. Hindi ko maano talaga yung ganitong klaseng blessing kung wala yung tulong nila. Sobrang napakalaking tulong sa buhay ko. At grabe. Hindi ko pinangarap yung gano'n eh, nung wala pala. Sa akin, kala ko nung ano, nagkamotor ako, parang siya na yun eh. Okay na to, sapat na yung gano'n lang service na ano. So ayan guys, no? Dito ay natanong si Kalinga Pedro kung ano yung mga pinagpapasalamat niya ngayong pagpasok po ng 2024, no, sa kanyang buhay. Kung anong mga blessing ang mga pinagpapasalamat niya. Una, sinabi niya rito ang pagkakaroon niya ng kotse, no? Nung four wheels, kung saan, kundi dahil, no? Kalinga Prabat, kaila Kuya Bali, hindi niya nga makakamit ang mga, yung ganung blessing guys, no? Talagang, ito para sa akin, ito yung nakikita kong dahilan, no? Dahilan ni Kalinga Pedro kung bakit loyal po talaga siya sa Kalinga, no? At guys, no, hindi niya talaga inaasahan ang yung mga blessing na dumarating sa kanya guys, no? Tulad ng sinasabi niya, yung kotse hindi niya inaasahan talaga na ang akala niya ay yung blessing na nakuha niya nung nagkaroon siya ng motor ay hanggang dun na, no? Sapat na para sa kanya. Ngunit tulad ng ano nga, hindi niya inakalang makakapit niya itong bagong blessing, no? Pagpasok ng 2024 lalo na, no? Bago sumapit ang kanyang birthday nung nakarang February 6, no guys? So sundan pa natin. Tapos yan, dumating yung pagkakataon na parang kaya ko na. O sige, pinagano ko na lang kasi para sa ano rin naman, sa mga tinutulungan ko, kailangan ko rin eh. At pangalawa is yung sa ano. Yun, no, guys, no? Dito sinabi niya, no, na kundi dahil nga naman talaga, no, sa tulong ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab, no? Talagang hindi niya matutupad yun, no? At hindi niya akalang kaya na niya, no? Na may pundan ngayon at no, no, na mas lalo pa siya makatulong, no, sa Kalingap guys, so talaga yun ang isa sa pinaka pinagpapasalamat niya guys at sundan pa natin itong ikalawang pagpapasalamat niya guys, no. Yung sa ano, yung sa Hong Kong, first time ko rin yun, yung makalipad na yung bansa at makapag-travel na yung ibang bansa, grabe. Sobrang ganda doon. Talaga yung kung mapanood mo yung vlog ko doon, lagi ako nakatawa doon. Sobrang ganda, grabe. Halos lahat ng araw, masaya eh. Kaya nga sana, mag-isa ka nila, sana sumama kayo eh. Kasi mas masaya, mas maano. Oo, hindi ko makakalimutan yung ano na yung travel na yun talaga.
Oo, ganda. Tapos yung tangkilik sa atin ng fans. Balik tayo doon, babalik talaga. Tapos yung pagtingkilik sa atin ng fans, grabe kong klase. Yan. Salamat po sa mga fans natin sa ibang bansa dyan. Ano, yung masikas sa amin, grabe. Grabe yung pagmamahal sa atin. Salamat po sa inyo. At pangatlo ay... So ayan guys, no? At ayun, no? Pinagpasalamat niya, no? Pangalawa sa pinagpapasalamat niya ay yung pakapag-travel siya, no? Out of the, doon nang lumabas sila ng bansa, no? Nakapunta sila sa Hong Kong, grabe. Isa sa pinagpapasalamat niya yun. At lahat po ng tumangkilik, yung talagang sumuporta, no? Sa kanila sa Hong Kong ay pinasalamatan niya, guys. Hindi niya akalain na marami ang nagmamahal at sumusuporta sa Team Kalingap at ganun din sa kanya, no, ng mga fans kay Kalingap Edu. Talagang sinabi niya, tulad ng sinabi niya, naging araw-araw naging masaya siya at lalong masaya siya na kung nakasama niya pa yung ibang K-boys, guys, no. At sinabi niya rin dito na talagang gusto niya bumalik, no, sa Hong Kong para ano, no, maulit-ulit po yung siya, guys, no. Although talaga hindi naman na yung iba ay hindi talaga siya na-meet talaga dahil sa nang sa dami, no, ng talagang nag-abang sa kanila, no. Talagang dinumog talaga sila sa Hong Kong, no. So sundan pa natin yung ikatlo, guys, no. So play uli natin, guys. At pangatlo is ay volume lang. Pangatlo is yung sa siyempre sa health ng ano ng family ta. Salamat at ano di maging ano kahit matanda na sila ay okay pa rin, di masyado ano. Kahit medyo nagkakasakit minsan is okay. At di pa din naman lumalala na masyado. Thank you doon. At syempre sa safety natin, thank you sa Diyos. Kasi kahit ano, yan, naglalabas tayo ng bansa, di tayo napapahamak. Kahit nahuhuli tayo ng police, di tayo nakukulong. Thank you. So ayan, no, narinig niya yung pangatlo, guys, yung sa health po ng kanyang family, no. Talagang although nagkakatulong siya, although nagkakasakit, pero ano, hindi naman ganun kaano nakaka-recover o gumagaling agad, no. Siyempre pinagpapasalamat niya sa Panginoon, no, na kahit may edad na yung mga magulang niya, no, talagang hindi ganun nagkakasakit, which is napakaano po talaga, napakataas ng faith, no, o pananalig niya o pananampalataya po ni Kalipa Edu, guys, no, para lalong-lalo para sa family niya, no. Talaga naman kahit medyo may edad nga na daw eh hindi napapabayaan ng Panginoon pa na magkasakit ang kanyang mga magulang, guys, no. At siyempre ang buong pamilya niya, guys. So, at siyempre ang huli, yung mga fans, no, sa Hong Kong, no, guys, no, na talagang tumangkilik sa kanila. At although, no, na sinabi niya na huli sila ng pulis, na medyo natawa siya, no. So sa nang di inaasahang pangyayari, guys, no, hindi naman totally talaga hinuli, parang inescortan sila dahil sa nangyaring pagdumog po, no, ng mga OFW sa Hong Kong na sumusuporta sa buong Team Kalingap at kay Kalingap Edu, no. Talagang grabe naman yung nangyaring meet and greet doon. Talagang isang memorable experience po para kay Kalingap Edu at sa buong Team Kalingap, no. Tulad ng sinabi niya, babalik sila doon, no. Talagang nag-enjoy talaga si Kalingap Edu at ang gusto niya makasama yung ibang member ng K-Voice, no, na naiwan sa Pilipinas. Gusto nila mas masaya nga, mas marami, guys. At talagang ito ang dahilan para sa akin kung bakit, no, na bakit napaka-loyal ni Kalingap Edu sa Kalingap, no, lalong-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab, no. Dahil nga, no, hindi niya ay naasahan yung mga blessing na dumating sa kanyang buhay, no, kundi dahil, no, sa pag tulong po niya nila Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab, no, hindi nga daw niya ma-achieve yung, guys. So grabe yung pagtanaw ng utang na loob ni Kalingap Rab, no, sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at sa pinsan niyang si Rab Matubang, guys. So hanggang dito na lang ating reaction video, guys, no. Sana ay na naging ano sa inyo to, no, na-inspired kayo, no. Talaga grabe sa lahat po ng sumusuporta kay Kalingap Edu. Kaya ito yung dahilan para sa akin kung bakit ganun sa kaloyal sa Kalingap, guys, no. So hanggang dito na lang ating reaction video bago tayo tuloy ang magtapos po ay siyempre, guys, no, kung gusto nyo mapanood ang full video ng upload na to, puntahan nyo po, no, sa YouTube channel po ni Pastor E.R. Villa Gomez. At siyempre isubscribe nyo rin po ang kanyang YouTube channel pa, E.R. Villa Gomez, at hit nyo yung notification bell para lagi po yung update sa mga upload videos po ni Pastor E.R. Villa Gomez, guys. So maraming salamat po at sa mapagpalang umaga, tanghali o gabi, mga Kalingap. Hanggang sa muli po nating reaksyon. There's a vlogger named Kuya Potpot, spreading good vibes, giving all he's got. We
With the camera in his hand, he hits the road. Capture moments, sharing stories untold. Kuya Pot Pot, he's the one we adore. Bring smiles, he's got so much more. In this crazy world, he's a radio.